Pag i-appeal man yung tubo pa man eh. Pag sila kaya. Di ba? Alam mo, lusot na sa bangag. Lusot na sir? Kaayo yung bangag. Dito yung ating mga bisita galing magsaysay sa Double dito. So, bibili sa atin ng sisiyo po na nabisa natin last time. Bali, 80 po yung kukunin niya sa atin. Si sir? Elias. Si sir Elias. So, si Busari yung ano, yung anak mo sir, no? Nagpabili ng sisiyo katambayan. So, mamimili tayo dito ng mga malulusog talaga yung mga gimitsi. 12. Ayan katambayan, ang kuha po sa atin ni sir, nasa 80 lang po yung kinuha nila. Mga Decal Brown at saka Rhode Island. Salamat kay sir at saka sa kanyang team. Team magsaysay. Bali, naka-advance na si sir Ari sa atin. 5,000 na yung gulang. 5,000. So, salamat kay sir. Salamat sir. Salamat kay sir yung mga. Okay, sa katuon na po niya. Katambayan, may bisita pala tayo si Sir Joseph at si Sir Bong. Sir Bong, bibili sa atin ng mga roster na Rhode Island Red at saka yung ating Bard Rock. Ito, minum. Ano? Tag 1-5 lang po. Nag-go kayo. Migay din tayo ng ano, vitamins po nila. Pang-condition. Para malakas kumasta. Intenso Premium. Yan, katambayan. 3,000. May bisita po pala tayo galing lang, Sir Bong. So si Sir Michael. Si Sir Michael, mga katambayan, bibili sa atin po ng tatlo na ano sir no, tawag nito? Kaber. So bibigyan natin si Sir katambayan, isa na po 'yan. Ano pa tayo isa dito? Saan yung isa, sir? Tayo siguro may kulay o. Maka na lang. Ano mga malaki talaga katambayan. Wala sipon. Sir, kikira. Kikita mo, sir. Asa pa isa, sir? Ano? Yan, bali tatlo lahat katambayan. 1-2 per head yung benta natin. So bali sa tatlo katambayan ay nasa 3-6 po yung babayaran ni sir sa atin. Mga kaber po na nag-lay na po talaga. Tama sila. So 3-6 katambayan. May i-deliver din po pala tayo ngayon na karagdagan sa Pulumulo katambayan. Bali, 5 Decal Brown. Bali, yung pinapapapili niya sa atin mga katambayan, mga tambok o yung malalaki o yung mabibigat na mga Decal Brown. So, yun yung pinili po natin. Yan yung gusto kasi niya. So, yung iba kasi na mga Decal Brown natin ngayon ay payat. So, kailangan pa po natin patabain. O, i-condition ulit. Yan, yung delivery natin last time. Nagdagdag pa po ng karagdagang Decal Brown. Katambayan, maliban po sa mga manok na i-deliver po natin, may ano tayo? Net, so si sir. Sa pag-manage po ng aking pagkain sa ating mga alaga katambayan, tinitimbag ko po talaga yan para sa ganun po ay malaman po natin kung magkano po yung nagagastos po natin kada linggo o sa isang buwan po, magkano po yung o ilan pong sako yung ating nagagastos at sa ganun po ay may mabudgetan po talaga natin. So isa po sa ginagawa ko po katambayan, yung ating pagkain, binabasa ko po yan. Binababad ko sa tubig para tumubo. Isa po yan sa diskarte po para dumami o maging ano mabigat yung ating pagkain. Wala namang problema po yan kung iano din natin i-dry, pero mas maganda talaga i-basa po natin. So nasa 2.5 kilos yung ating pagkain, kada pagkain sa ating mga alaga ngayon kasi nabintahan tayo, madami yung nabenta kaya 2.5 kilos kada pagkain. So sa isang araw 5 kilo na pagkain yung ating nagagastos. So ganun po tayo at basa yung ating pagkain. Pagkatapos po ng kumain ay kakain-kain po yan ng mga damo-damo po natin doon sa loob ng manukan. Yung ating mga Bard Rock po pala at mga Rhode Island Red available pa rin po mga katambayan. So sa mga taga Jensen dyan o malapit Jensen na naghanap po ng Rhode Island Red at saka Bard Rock ay available pa po. So marami pa tayong available dito, lahat po naman ng ating mga manok. Kung may magustuhan yung ating mga bisita po dito na pupunta, ibibigay po natin ang ating mga alaga. Kumunti na lang, baka magdagdag pa po tayo kung makahanap po tayo ng mga magagandang materialis. At may nabili po tayong tatlo doon na mga Rhode Island rin din po na dinagdag po natin sa ating manukan. Ito po yung tatlo, so kinuha po natin yan kasi alam naman po natin na
yung ating Rhode Island Red ay napakabenta po sa merkado. So, wala tayong problema doon na bumili po na maraming Rhode Island Red. Ngayon yung maganda sa pagmamanok. So, kahapon nga, madami pong bisita po dito na pumunta. Kahit yung sisiyo po natin ay nabenta po yung mga bagong pisa po natin. Yung ating mga kaber po ay nabenta din po kahapon. Bali, tatlo yung nabenta po sa atin. Sa presyuhan po ng kaber po ngayon sa merkado ay same lang din po ng Heritage. Yung day old to week old po ng mga sisiyo ay nabibenta po natin sa halagang 100 per head. So maganda po sa kaber ay malasa din po yung kanyang karne katambayan at malaki po talaga. Hindi po tayo magsisisi po sa bintahan sa pag-aalaga po ng kaber. Yung itlog po niya ay maganda rin po. Productive din po mga itlog. So nasa 200 plus po yung iniitlog niya kada taon. So yung kaber din po ay minsan din po, kumbaga hindi din po nagalimlim. Kung may nagalimlim din man ay kakunti na po talaga. Ano lang po, paswerte-swerte lang. So isa po yan, yung naiwan natin. Yan, kaber po yan. So nabili din po natin yan sa isa po nating kaibigan. Sa ngayon ay madami din po naghahanap po ng kaber po sa atin. Yung rooster niya po ay nasa 1,500 to 2,000 yung bentahan ngayon. So swerte lang po tayo kung makabili po tayo ng rooster po na 1,000. Malalaki din po, umaabot minsan niya ng 4 to 5 kilos yung kaber. Depende po sa pag-aalaga at sa pagpapakain. So, yung ating mga manok naman po, pag naalagaan niya ng mabuti, sakto yung pakain, sakto yung vitamins, talagang malaki po yan. So yung kaber na babae po natin, umaabot po yan ng 3 to 4 kilos. Yung mga nabenta po natin kahapon, talagang malalaki po mga katambayan, nasa 3 kilos po yon. So imagine niyo po, ganun kalaki yung inahin. Lalo na po kaya yung ating tandang. Sa ngayon kasi wala tayong tandang. So naghanap po tayo. So pag na-cross din naman po yan ng ating mga heritage chickens dito, sigurado naman po ay hindi din po tayo malulugi po sa bintahan. Lalo na po yung mga sisiyo na talagang malalaki din po kumpara sa mga pure heritage. At ang maganda sa kaber ay hindi din po yan basta-basta nagkakasakit. Sa pagpapakain po ay pwede din naman po tayong maghalo po ng mga bani ng saging, yung mga pinutol, naputol po dito. Yan, pwede po natin yan i-chop at ihalo sa kanapatuka. Ihalo natin. So, naubos na nga yung ating binigay na tawag nito, basa. Bali, yung pakain po natin ay essential po. So, nakabili po tayo. May nag-deliver po dito isang sako. So, sa atin naman po dito, katambayan, gastos po dito sa ating tawag nito, pagkain. Nung madami-dami pa ito, hindi pa tayo nabintahan, nasa 3 kilos kada araw yung ating pagkain sa ating mga alaga. So ganun po kagasto sa pagkain sa pagmamanok o sa manok o sa mga mag-alaga po talaga ng manok. Magninegosyo, siguraduhin po natin na may bibigay po natin yung saktong pagkain po nila para sa ganun ay makapag-produce din po sila ng magandang itlog. Sa ngayon po kasi humina yung pang-itlog po nila kasi nga nitong nakaraang linggo ay halos araw-araw umulan. So ngayon lang po gumanda yung panahon at sana tuloy-tuloy na po ito para bumalik na po sa dati yung pangitlog po natin yung mga alaga. Yung sa kabir naman po natin na mga inahing katambayan, nagre-range po yan sa 1.2 to 1.5 yung bintahan dito sa merkado. So yan, kabir din po yan. So maganda din po talaga. Sa itlog naman po, same lang din po yung ating binibigay po sa ating mga heritage po na mga itlog na sa 600 to 800 per tray. Depende po yan sa lugar din po kasi yung presyuha naman po ay nagdipindi po yan sa lugar ng ating o ng ating area. Kung konti pa lang po yung nag-aalaga po ng mga manok na kaber, posible po yung mahal. So, nagdipindi tayo sa supply, sa kung gaano karami. Pero sa atin dito sa Jansan, masaya po tayo kasi yung ating mga alaga, yung ating mga manok, ay maintain pa rin po yung presyuhan. So, malaki pa rin yung kita po natin, okay, sa mga nag-aalaga. So, sa mga kaibigan naman po natin na malapit Jansan po, na kaya po natin ibiyahe, madaming manok, gusto magpa-feature, so sabihin nyo lang po kasi pwede po tayong mag i-feature natin yung inyong mga alagang manok para sa ganun ay makita din po ng ating mga kaibigan na naghahanap po ng mga ganun po o ng mga klase ng manok na meron po kayo. O tutulungan po natin kayo na mag-market sa inyong alaga. O ganun po, napakabilis po na maubos ng ating mga alaga yung ating patuka. So kung maubos man yan, kakain-kain po yan ng mga damo po. Napakadami po pong damo po dito.
na pwede nilang merienda. So, yan yung maganda po sa may malaking area. Talagang nakakain po ng damo, nakakamerienda, nakaka-exercise. Yung ating, ano naman po tawag nito, gasto sa isang buwan, umabot po yan ng nasa 3 to 4 sacks. So, ang sako po ngayon ng commercial feeds po sa Mercado Agribit Store ay nasa 1,800 to 2,000. So, ganun po. So, yung sa akin, ngayon na po tayo nakabili ulit ng essential feeds. So, nasa 1,600 yung ating bili. So, nakatipid din po tayo ng nasa almost 300 kung bibili po tayo ng commercial feeds po sa Agribit Store. Ayan po yung ating gastos po sa ating manukan, sa feeds pa lang po yan. Ilagay na lang po natin na sa 8,000 po talaga yung ating nagagastos po sa feeds, including po sa mga pagkain ng ating mga sisiyo. So mga malalaki po natin, yung pinakita ko po kanina na pagkain na feeds pang sisiyo po yun, pwede po natin ipakain po yan sa ating mga malalaki. High protein po yung ating essential feeds. So walang problema po yan. Sa ating vitamins naman po ay gumagastos po tayo ng nasa 2,000, including na yung antibacterial, panglaban sa sipon, vitamins. So nasa talaga yung ating nagagastos, 10,000 po vitamins at saka kasama na yung feeds po. Sa kuryente naman po natin, yung ilaw po natin dito na nagagastos po natin nasa 200. Yung sa ating kabilang manukan, kasama yung ating incubator at saka pailaw po sa mga sisiyo, nasa 1,800 to 2,000. So ilagay na lang po natin nasa 1,800 yung ating tawag nito, ilaw doon sa kabilang manukan sa ating hatchery. Sumatotal yung ating nagagastos po talaga at dito ay nasa 12,000 po talaga. So hindi na po lumalagpas yung ating gastos po dito. Sa ating mga manok po kasi nasa 60 lang po, 60 plus, 60 to 70. So yan po yung ating basihan sa mga gustong malaman na kung ilan o magkano po yung ating tawag nito nagagastos po sa 60 to 70 po na mga manok. Kasama na po yung ating mga buy and sell katambayan. So binabudget ko po talaga, hindi po lang malagpas po ng nasa 12,000 at lahat po ng ating gastos po sa ating manukan. Pero yun nga, kung gusto nyo pong makatipid, bawat ilahin po natin, bawat breeder ay nasa 100 per grams yung ating nagagastos po sa kanila. So kung meron po kayong 100 po na mga malalaki gaya po nito, sa isang araw po 10 kilo kada araw yung ating nagagastos po pag 100 po na mga manok yung meron po tayo na malalaki. So ganun po ang ating basihan, 100 grams per chicken po, na kasing laki po nito. Kung gusto nyo makatipid, pwede tayo maghalo-halo po ng mga gulay, mga bani ng saging, kahit yung ating malunggay katambayan, pwede natin ihalo po yan sa ating tawag nito, sa ating feeds na binabad po natin. So ganun po tayo dito sa ating manukan, lahat pwede nating gawin. Depende sa inyo kung gusto nyo pong makatipid. Talagang makakatipid po tayo kung gagawa po tayo ng paraan. Pwede naman po tayo na kumuha ng mga gulay po sa palingke po, yung mga pichay, Chinese pichay, mga cabbage, pwede po natin i-chop po yan. Pero yun nga, sinasabi ko po sa inyo, pag nag-chop po, kukuha po kayo ng mga gulay po sa palingke, ano po yan, may chemicals po yan. Kung maaari, linisan nyo po, ibabad nyo po sa tubig, linisan nyo po ng maigi para sa ganun ay hindi po makain ang ating mga manok, masama po doon yung chemicals. Posible kasi manghina yung, humina sila mga itlog pag meron pang chemicals, lalo na po sa mga gulay na talagang matatapang yung chemicals na nilalagay, in-spray. So yun nga, advice ko lang po, linisan nyo po ng maigi bago tayo mag pakain, maghalo po ng gulay po sa ating mga alagang manok. Sa gusto naman pong bumili po ng net po na gaya po ng meron po sa atin, yung diniliver natin kahapon, nasa 3.5 po yun, 100 meters by 9 feet. So yan, sa mga taga Jensen po, malapit Jensen, ay pwede po kayong bumili po dito sa ating manukan katambayan. So ito po yung ginamit po natin, ay gaya po nito yung binenta po natin. So maganda din po, matibay fish net. So sa mga gustong bumili po, interesado, pwede po tayo pumunta po dito Jensen area. So pasyalan nyo lang po, makita, para makita nyo po yung ganda ng ating net na binili din po. Binili din po natin yan sa ating isang kaibigan. Ayan, sa mga
kaibigan po natin na gusto mag bakod ng net, PM lang po nyo ako sa Messenger po, Manok Tambayan, nag-reply naman po tayo doon. At yun nga, kahapon, malaki-laki din po yung ating nabenta po. So yan lang po ngayong araw mga katambayan, at pagpapasalam pala ako sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like din po yung ating Facebook page Manok Tambayan, nag-upload na din po tayo doon, malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. At bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Organic Farming Channel, Bisayang Abtik Channel from Saudi Arabia, Rick Slim Vlog, A&L Backyard Racer Channel from Leyte, Vince Pamatian, Cedric Buin Susisuk Sibalius at K9 Instructor from Saudi Arabia, Vance Farming PH Channel, Kasilaw Farm Life. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye-bye!